Sinabi nga ito ni LeBron James, mga idol, patungkol kay Dillon Brooks matapos nga siyang mabigyan ito sa laban. Pero bago yan ay bigyang pansin muna rin natin ang mga nasabi ni Anthony Davis after ng kanilang impressive Game 3 victory against the Grizzlies. Sinabi niya yung sa first quarter nga daw yung kanilang start doon is that is all about energy nga daw. At nag-come out nga daw sila, mga idol, sa first quarter with a sense of urgency. Meaning alam daw nila ang nakasalalay sa labang ito kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa talagang sa unang minuto. Sa unang segundo pa lang, mga idol, sa jump ball pa lamang ay lock-in na nga daw ang team ng Los Angeles Lakers. Dahil obvious naman daw na very big game itong Game 3 para sa kanila, nang dahil hindi nga daw maganda ang kanilang naging performance sa Game 2 sa bahay ng Grizzlies. So parang comeback game ito para nga sa team ng Lakers at yun nga mismo ang nangyari. Dagdag pa rin ni Anthony Davis, mga idol, pinakinabangan nga daw nila ang grabing energy ng Lakers fans, ang Lakers crowd tonight. At ginamit daw nila yon, mga idol, para maging maganda ang kanilang paglalaro. Dahil sabi rin ni AD, it's been a while nga daw since nagkaroon ng playoff game dito sa Crypto Arena, formerly known as Staples Center. Sabi pa ni Anthony Davis, mga idol, sa panghuli, they came out with a purpose at yun nga daw ang nagbuhat sa kanila. Hindi nga lamang daw sa first quarter kung hindi hanggang sa pagtatapos na nga daw ng laban. At mga idol, ito na nga si LeBron James at ang kanyang mga nasabi sa interview bukod pa din dito kay Dillon Brooks. Natanong dito si LeBron kung may klaseng statement nga daw siya na ginawa. Anong klaseng statement daw ang kanyang nilabas this game kay Dillon Brooks matapos ng kanyang pagyayabang pangta-trash talk after ng Game 2 win netong Memphis Grizzlies? Sabi ni LeBron, hindi nga daw siya gumawa ng kahit anong statement. He's been doing this for a long time nga raw. Ang tanging ginawa niya lang daw this game ay ginrab ang opportunity na umuwi sila sa kanilang home court at take advantage ang kanilang home games at manalo ng laban. No statements were made ayon dito kay LeBron James and they just played well nga lang daw at nanalo sa labang ito na muling susubukan daw nila, mga idol, sa Game 4 na itong Lakers at Grizzlies. Sabi ni LeBron sa uli, I don't need to make statements. Dinagdag pa ni LeBron na at the end of the day nga daw, ang resume niya dito sa NBA, ang kanyang mga nagawa sa larong basketball, ang kanyang mga achievements ang siyang magsasalita para sa kanya. Yan ay sagot niya matapos na tanungin yung about sa pang-disrespect nga nito ni Brooks sa kanya. Sabi pa ni LeBron, hindi niya na nga daw pinapansin yung mga statement na ganun. Yung sinabi ni Dillon Brooks na wala siyang respeto dito kay LeBron at matanda na itong si LeBron dahil lang tanging focus niya lang daw ay sa kanyang mga teammates at paano i-figure out na manalo nga daw at talunin itong Memphis Grizzlies at hindi daw kung paano talunin ng isang individual players. Dagdag pa ni LeBron patungkol nga sa pagbibigay sa kanya ni Brooks sa laban ay nag-focus na nga lang daw siya sa kung anong game plan ng team ng Lakers for the rest of the game dahil mahaba pa nga daw ang natitira sa labang ito. At tumayo na daw siya agad at prinotektahan nga daw ang kanyang crown jewels, mga idol, aka ang mga itlog nito ni LeBron James. At nag-move on na nga daw siya agad sa next play. So hindi na masyadong ang pinokusan nito ni LeBron James ang ginawa ni Dillon Brooks sa kanya, yung mga sinabi sa kanya, kung hindi all about business itong si LeBron James this Game 3 and they take care of business at nanalo nga sila.